Guys, pasensya na po kayo. Talagang humahaba to. Hindi ko po alam kung anong aabutin, kung hanggang ilang part to. Basta gusto ko po hanggat may energy ako. Antok na po ako eh. Itutuloy ko ulit po bukas. Part 12 na po to. Thank you so much po sa lahat. Pasensya na po kayo. Minsan po nagiging comedy yung content ko eh. At least po tumatawa din kayo. Alam ko tumatawa yung ibang nanonood sa akin eh. Tsa, unique po yung mga content ko. Madami pong kurarete. Trademark ko na po yan eh. Pasensya na po kayo. Bira po ang content complain na play ng aking video. Talaga pong may kurarete yan. Yan po ang trademark ko ni KCB2169. Thank you po. To God be the glory po. So part 12 na to guys. Seryoso na part 12. So tapos po nito bukas ko ulit itutuloy. Tapusin nyo po to ha. Promise nyo po ha. Panoorin nyo to. Okay lang po. Ang pag-heart po hindi sa pilitan. Bahala po kayo. Basta importante po para sa akin. Makapagtawid ako ng motivation at madagdagan ng faith nating lahat. Ang sarap po ng pakiramdam talaga. Ewan ko po ba para hindi ako napapagod. Karamihan pong content ko may mga part. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. So para po sa akin, ito pong part 12 na to. Tungkol po to kay Daniel. Si Daniel po ay isang parang advisor ng isang hari. Nakalimutan ko yung pangalan ng hari eh. Sa tagal na po kasi nanabasa ko yung Holy Scripture ko eh. Basta siya po ay isang tapat na kinaiinggitan po siya nung ibang advisor ng isang hari. So, bali po ang nangyari, nakita po kasi nung mga ibang lalaki na ibang advisor na sa isang palasyo na si Daniel po nananalangin lagi. Lagi po siyang nananalangin 3 times a day o 4 times a day, naluhod po siya. Wala po siyang, basta taimtim po siyang nananalangin. Nasilip po siya nung mga naiinggit sa kanya na nagtatrabaho din sa palasyo. Ang ginawa po, ginawan siya ng kwento. So, kasi malapit po siya sa hari nung time na yon, nung unang siglo. Noong unang panahon, malapit po siya sa hari para sang naging kaibigan ng hari. Kaso, may sinabi yung ibang mga advisor ng hari na kapag hindi mo tinupad na parusahan tong si Daniel, mababali yung salita mo bilang hari ka. Parang na-corner po yung hari. Kaya ang nangyari po, para pong siniraan si Daniel, yung pagkakaintindi ko po, ang tanda ko po, siniraan siya. Kasi sabi po sa kanya, diba ay pinagbabawal dito na huwag sasamba, huwag basta mananalangin, ganyan-ganyan. So parang na-corner yung hari. Si Daniel po, talaga pong siya isang believer ng ating Panginoon. Talaga pong naipasa po ng mga unang tao, ng mga panumpan na Moses, yung mga pananampalataya nila sa lahi ni na Daniel. Sundan niyo pa po. God bless us all po. Thank you po for watching. Thank you po.